Sa loob ng mahabang taon na kanyang pagsisilbi bilang reyna, marami nang nasaksihan at napagtagumpay ang krisis. Si Queen Elizabeth II, pinakahuli nga dyan ay ang COVID-19 pandemic at sa kabila ng mga limitadong aktibidad, patuloy na ginampanan ng reyna ang kanyang tungkulin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Clayzel Pardilla sa detalye, Rise and Shine Clay. Reynang may busilak na puso at babaeng leader na masigasig sa kanyang tungkulin at serbisyo. Ilan lamang yan sa mga katangian na tumatak sa mga tao nang pumanaw na si Queen Elizabeth II. Nalibot ng Her Majesty ang higit 100 bansa upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Head of State ng Commonwealth at makipagpulong sa iba't ibang leader sa mundo. Pero nang pumutok ang COVID-19 pandemic, pansamantala rin nahinto ang mga official travel at public engagement ni Queen Elizabeth II. Mula Buckingham Palace, tumulak ang reyna sa Windsor Castle noong March 2020 bilang bahagi na rin ng safety measure. Sa kabila nito, tiniyak niya ang suporta sa mga frontliners at iginiit ang pagkakaisa at disiplina sa pagtugon sa COVID-19. If we remain united and resolute, then we will overcome it. Positibo rin ang naging tugon ng reyna pati ng kanyang asawa na si Prince Philip sa COVID-19 vaccine na nagpaturok ng primary dose noong 2021. Ngunit parehong taon, noong 9 ng Abril, binawian ng buhay si Prince Philip dahil sa katandaan. Dahil sa mahigpit na health protocol, mag-isang nakaupo si Her Majesty sa funeral service ng kanyang asawa. At noong October 2021, ay nagsimulang makita si Queen Elizabeth II na may hawak na tungkod. At nito lamang Pebrero 2022, tinamaan naman ng COVID-19 ang reyna at nakaranas ng mild na sintomas ng COVID. Pero ipinagpatuloy niya ang tinawag na light duty sa Windsor Castle. Matapos makarecover, nakipagpulong ang reyna kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong Marso. Dito inamin niya na siya ay napagod at naka-apekto ang COVID sa kanyang kalusugan. Bilang konsiderasyon sa kalusugan at kahilingan ng Her Majesty, naging pribado rin ang military ceremony sa kanyang pagdating sa Balmoral Castle sa Scotland. Sa Balmoral Castle na rin niya itinalaga ang bagong Prime Minister na unang beses na nangyari sa kanyang pamumuno. At nitong September 8, inihayag ng Buckingham Palace na nasa ilalim ng medical supervision ang reyna. Ngunit kinahapunan, inanunsyo rin ang Operation London Bridge. Sa edad na 76, pumanaw ng payapa si Queen Elizabeth II. Clayzel Pardilla para sa Bayan.